Magandang araw sa inyo lahat. Welcome sa aking channel kung saan tinatalakay ang mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao, partikular ang mga aralin at gawain para sa mga nasa grade 9. Ito si Ma'am Edna, ang inyong makakasama sa pagtalakay sa Module 4, Lipunang Sibil, Media at Simbahan. Muli, upang mas madali mong maunawaan ang leksyon ngayon, iwasan ang mga sagabal tulad ng paglalaro, pakikinig ng music, pakikipag-usap at iba pang gawain na sagabal sa iyong pakikinig at panonood ng aralin. Balikan muna natin ang ating pinag-aralan sa part 1 ng module na ito, kung saan tinalakay ang kahulugan ng Lipunang Sibil at nagbigay tayo ng mga halimbawa nito at kung ano at paano nabubuo ang mga ito. Dahil sa pagnanais ng mga tao na matugunan ang kanilang mga pangangailangan na hindi matugunan at mabigyang lunas ng mga kinauukulan kung kaya't nag-uorganisa sila ng kani-kanilang sarili at sama-samang hanapin ang makabubuti para sa lahat. Magkakaiba ang layunin o advokasya ng mga Lipunang Sibil. Ito ay depende sa pangangailangan ng mga tao sa lipunan. Ngunit sa pangkalahatan, ang kabutihang panlahat, ang tunay at dapat na isulong ng mga ito. Ngayon naman ay tatalakay natin ang isang anyo ng Lipunang Sibil. Ito ay ang media. Sa araling ito ay inaasahang masasagot mo ang mahalagang tanong na ano ang layunin ng media at paano ito makatutulong sa pagtatamo ng kabutihang panlahat. Paano ipinapaalam ng isang lalaki sa isang babae na interesado siya rito? Isusulat ba niya sa 1/4 na bahagi ng papel? Ititext ba niya? Magpapadala ba siya ng emoticon? Manghaharana ba siya? Live ba? MP3? O kaya ay sa pamamagitan ng YouTube? Sasabihin na lang ba niya ng harapan? Ipiprint ba niya sa t-shirt? Ano-ano man ang paraang piliin niya, gagamit siya ng isa, ilan, o lahat sa mga ito, maring titik, tunog o larawan, gumagalaw man o hindi. Alinman sa mga ito ang gamitin niya, ito ang namamagitan sa kanya at sa padadalhan niya. Anumang bagay na nasa pagitan o namamagitan sa nagpadala at pinadalhan ay tinatawag sa Latin na medium o media kung marami. Ginagamit natin ito kung may gusto tayong ipahatid na impormasyon. Kung maramihan at sabay-sabay ang paghahatid na ginagawa natin, tinatawag natin itong mass media. Halimbawa, dyaryo, radyo, telebisyon, pelikula, o kaya ay internet. Ano-ano ang mga nagagawa ng media? Una, malalaman ang kalagayan ng panahon, kinagamit sa paghingi ng saklolo, na ipararating sa lahat ang mga makabagong impormasyon, paghahatid ng mensahe, at pagnenegosyo at napakadaming iba pang nagagawa ng media. Okay? Sa tulong ng media, nalalaman ng mga tao kung may darating na bagyo, kung kaya nakagagawa sila ng mga kaukulang paghahanda. Kapag may nangangailangan ng saklolo at gustong ipanawagan sa marami, media rin ngayon ang inaasahan. Karapatan mong alamin kung ano ang iyong ikabubuti, kaya tungkulin mo ring ipaalam sa iba ang ikabubuti naman nila. Sa pagpapalutang ng mahahalagang impormasyon ay napapanatili mo ang ikabubuti ng ibang kasapi ng lipunan. At sa pagkamit ng ikabubuti ng bawat mamamayan, nakakamit din ang ikabubuti ng kabuuan nito. Ang impormasyon tungo sa ikabubuti ng lahat ay napalulutang mo sa pamamagitan ng media. Ano ba ang layunin ng media?
Ang pangunahing layunin ng media bilang isang anyo ng lipunang sibil ay magsulong ng ikabubuti ng bawat kasapi ng lipunan. Ito ang dahilan kung bakit tungkulin ng media ang pagsasabi ng buong katotohanan at kaagad na pagtutuwid sakali mang may naipahatid na maling impormasyon na maaaring maging batayan ng iba sa pagpapasya ng ikikilos. Halimbawa, nagpapasya kang huwag pumasok kung mayroon kang narinig sa radyo o telebisyon na suspindido ang klase. At ganun din, nagpapasya kang huwag kumain ng mga sitsiriya dahil nabasa mo halimbawa sa dyaryo ang tungkol sa masamang epekto nito sa ating kalusugan. Nagpapasya ka ayon sa hawak mong impormasyon na pinalulutang ng media. Subalit paano kung ang hawak mong impormasyon ay mali? Ano ang maaaring mangyari? Mabubuyo kang pumasok sa klase kahit suspindido o kaya ay magkakasakit ka, di ba? Ano pa ang mga dapat isulong ng media? May napansin ka na bang paglabag sa katotohanan ng media? Kung mayroon, ano ang ginawa mo upang ituwid ito? Ang isang rally ba ay ibinabalita ng media mula sa panig lamang ng kapulisan? Ibinabalita ba ang haka-haka na may halimbawang revolusyonaryong layunin ng mga nagrarally? No? Ang pagbawas o pagdagdag ng katotohanan ay nagiging kasinungalingan kapag ang media ay naglahat ng isang panig lamang ng pangyayari o usapin. Maling impormasyon ang pinalulutang ng mga ito sa lipunan sapagkat hindi buo ang impormasyong hawak ng lipunan. Samantala, kung inilahad halimbawa sa media na 1,000,000 ang sumama sa isang rally o demonstrasyon, gayong sa katotohanan naman ay 300,000 lang naman talaga, magiging pagsisinungaling din ito. Ang media ay pinaglalagakan lamang ng mga katotohanang kailangan ng lipunan para sa ikabubuti ng bawat kasapi nito. Hindi ikabubuti ninuman ang kasinungalingang bunga ng pagbabawas o pagdaragdag sa katotohanan. Ang kapangyarihan ng media ay hindi isang lakas na nananalasa, kundi isang pag-ibig na lumilikha. Iyan ay ayon kay Pope John Paul II noong 1999. Bago ang halalan noong 2007, inilunsad ang isang istasyon ng telebisyon ang lipunang sibil na Bayan Mo, Ipatrol Mo. Ipinakita ng istasyong ito sa mga karaniwang mamamayan kung paano ipararating sa nakararami ang nakalap na mahalagang impormasyon o balita gamit ang kani-kanilang cellphone. Sa ganitong paraan ay maaaring palutangin ng media habang nangyayari ang mga pandaraya at katiwalian sa halalan. Anumang anomalya ay napipigilan kapag ito ay naisisiwalat. Ayon nga kay San Ignacio, kapag naglihim tayo, doon magtatrabaho ang Diablo. At dahil sa matagumpay ng pagsasamadla ng mga katiwalian sa halalan noong 2007, itinuloy-tuloy na ng Bayan Mo, Ipatrol Mo ang pagpapalutang ng mga impormasyong may kinalaman hindi lamang sa halalan, kundi maging sa iba't ibang sakuna o trahedya, paghahatid ng tulong, pagpapaayos ng mga daan, at pagtatayo ng mga sentrong pampamayanan. At noong 2012, umabot na sa 4,000 kabataan ang nabiyayaan ng puspusang pagsasanay sa pamamahayag. Ano pa ang mahahalagang nagagawa ng media? Marahil ay napapanood mo rin ito sa telebisyon. Ang Kapuso Foundations na nagsasagawa ng mga relief operations sa mga lugar na nasa lanta ng kalamidad at mga sakuna. Sila ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga
nangangailangan at mga taong handang tumulong sa mga nangangailangan. Kinikilala at ginagamit nila ang media upang maipakita ang pagmamalasakit sa kapwa, pagpapalaganap ng pagkamapanagutan at pakikisa, ganun din yung pakikipagtulungan at paghihikayat sa lahat ng Pilipino na ipakita ang pagkukusa sa pagtulong sa kapwa Pilipino. Sa ibang dako naman ng mundo, noong 2008, nagsimulang sumulat ng blog sa internet ang isang 8 taong gulang na babaeng mag-aaral ngunit ayaw magpakilala. Inilarawan niya sa blog kung gaano kahirap mag-aral dahil sa panggigipit ng mga Taliban. Yung mga Taliban na tinatawag ay binubuo ng mga katutubong Muslim na naniniwalang hindi dapat magkaroon ng edukasyon ang mga kababaihan doon sa kanilang bansa. Ipinamanhik niya sa pamahalaang Pakistani na maglaan ng dagdag na pananalapi para sa mga paaralan at hinimok niya ang lahat ng kabataang babaeng Pakistani na igiit ang karapatang matuto. Sa isa namang press conference, hindi inaasahang aminin ng tatay ng bata ang tunay niyang pagkakakilanlan. Pero naging daan ito upang lalong dumami ang sumubaybay sa kanyang mga vlog. Kinilala ang batang vlogger na ito bilang si Malala Yousafzai. Noong October 16, 2012, habang nasa daan pa uwi sakay ng school bus si Malala at ang iba pang mag-aaral, pinatigil ng ilang lalaking pinaghihinala ang kasapi ng Taliban ang kanilang sasakyan. Sino si Malala? Yan ang tanong ng mga ito. Siyempre, napasulyap sa kanya ang ibang mga mag-aaral kaya madali siyang natukoy. Sa kasamaang palad, binaril siya ng isa sa mga lalaki sa ulo. Ngunit sa maagap na pagtulong ng ibang mamamayan, mabilis na naihatid si Malala sa pagamutan. Ito ay tinuturing na isang milagro. Dahil nakaligtas siya sa pangyayaring yon sa tulong ng napakaraming nagkawang gawa sa loob at labas ng Pakistan na ipagamot siya sa Birmingham, England at doon niya ipinagpapatuloy ang pagsulat ng blog. Sa gulang na 16, milyon-milyong dolyar na mula sa iba't ibang bansa ang naipagkakatiwala sa kanya bilang donasyon. Binalak niya kasama ang kanyang ama na magpatayo ng mga paaralan sa buong Pakistan na makatutulong sa pagbibigay ng edukasyon higit lalo sa mga kababaihan. Anong mga pagpapahalaga ang isinusulong ng mass media? Ito ang kaisipan ng ating aralin na dapat mong matutunan at tandaan. Isinusulong nito ang ikabubuti ng bawat kasapi ng lipunan. Tungkulin ng media na ipaalam sa taong bayan ang katotohanan tungo sa kabutihang panlahat. May nakita ka na bang isang Malala sa ating lipunan? Sa inyong lugar, anong isyo o problema ang hinarap niya? Pipiliin mo bang maging isang Malala o tatahimik ka na lamang sa harap ng iba't ibang isyong panlipunan? Iyan ang mga tanong na iyong pagsisikapang sagutin sa iyong journal. At dyan nagtatapos ang ating pagtalakay tungkol sa media bilang isang anyo ng lipunang sibil. Susunod nating tatalakayin ang simbahan bilang isa pang anyo nito sa part 3 ng module na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood at hanggang sa muli.